Kumpirmado na ang pagsasanib pwersa ng GMA at ABS-CBN matapos i-anunsyo ng dalawang higanting istasyon na mapapanood na ng mga kapuso fans sa Free TV ang mga world-class at dekalibreng pelikula ng Star Cinema. Nitong Martes, April 5, naganap ang isang virtual signing sa pagitan ng Kapamilya at Kapuso Network sa pangunguna ng ABS-CBN President and CEO na si Carlo Katigbak, Chairman na si Mark Lopez, COO for Broadcast na si Cory Vidanes, at Group CFO na si Ricardo Tan Jr. Kasama rin nila ang Managing Director ng ABS-CBN Films Production na si Olivia Lamasan, ang Head ng International Sales and Distribution na si Pia Laurel, ang Vice President of Corporate Communications na si Ken Errol Choa, ang PR Director na si Crystal Belmonte, at ang PR Manager na si Tonichi Tataro. Present din sa event ang GMA President and COO na si Gilberto Duavit Jr., ang Executive Vice President CFO na si Felipe Yalong, ang GMA Pictures President at ang Programming Consultant to the Chairman and CEO na si Annette Gozon Valdez, at ang First Vice President for Program Management Department na si Jose Marie Abacan. Kasama rin nila ang Vice President for Corporate Affairs and Communications na si Angel Javier Cruz, ang Assistant Vice President for Program Management Department na si Mitch Garcia, at ang Assistant Vice President for Corporate Communications na si Jojo Accio. Sa naganap na virtual signing, inaasahan ng dalawang kampo na ito na ang simula ng mas marami pang collaboration at partnership sa pagitan nila. Now, because of the kindness of our friends at GMA, we have the special opportunity to bring our Kapamilya stories to a new audience. We hope the Kapusos find joy and inspiration in viewing our Star Cinema movies. And we also look forward to a new era of friendship and cooperation within our small industry. Maraming salamat, Chairman Gozon, Jimmy, Annette, Philip, Joey, Joel, and all our other friends at GMA who have made this partnership happen. Maraming maraming salamat. We're very pleased because the significance of our partnership today ushers in possibility of a far broader set of conversations, potential partnerships and cooperation that will have the benefit not only mutually to GMA and ABS-CBN, but as importantly, if not perhaps more importantly, to the benefit of the public we both serve, the Filipino viewer. Looking forward, since we have, as they say, broken the ice, there is great optimism that these conversations will continue or start and continue. And we look forward to the possibility of this type of an opportunity again moving forward. Ang Star Cinema, ang film outfit ng ABS-CBN at ang nasa likod ng naglalakihang mga pelikula sa Pilipinas. Hawak din ng Star Cinema ang 9 out of 10 highest grossing movies sa bansa. Ito ay ang Girl Boy Bakla Tomboy, The Amazing Private Benjamin, Beauty and the Bestie, The Super Parental Guardians, Ganda Rapido The Revenger Squad, at ang Fantastica na mga pelikula ni Vice Ganda. Ang A Second Chance na pinagbidahan ni na Bea Alonzo at Jean-Louis Cruz, ang The House of Us tampok si na Daniel Padilla at ang movie queen na si Catherine Bernardo, at syempre, ang Hello Love Goodbye kung saan nagsama si na Catherine at ang kapuso actor na si Alden Richards. Ang Hello Love Goodbye rin ng Star Cinema ang kauna-unahang pelikula sa kasaysayan ng Pilipinas na umabot sa 1 bilyong piso ang kinita sa takilya. Sa dami ng mga patok na pelikula at sa laki ng Star Cinema, maging ang mga kapuso stars kagaya na lamang ni Nadigdong Dantes, Marian Rivera at Jeneline Mercado ay hindi nagdalawang isip na gumawa ng proyekto sa kanila at hindi natakot maglabas ng pera upang mag-produce ng kanilang sariling pelikula. Kaya naman hindi rin katakataka na maging mismong ang GMA ay maengganyong ipalabas ng mga Kapamilya films sa kanilang mga local channels. Ngayong Abril, kumpirmado ng ipapalabas sa Kapuso Network ang ilan sa mga kilalang pelikula ng Star Cinema na minahal ng mga Pilipino. Ito ay ang mga pelikulang pinagbidahan ni Liza Soberano at Enrique Hill, ang Just the Way You Are, May X and Y's at Alone Together, ang Must Be Love, Tampok ang Kathniel, ang mga pelikula ni Gerald Anderson gaya ng How to Be Yours kung saan nakasama niya si Bea, ang Till My Heart Takes End kasama si Kim Chu, ang Can We Still Be Friends kasama si RC Munoz, ang Won't Last a Day Without You kasama si Sara Geronimo,
Ang iba pang mga pelikula ni Sarah tulad ng It Takes a Man and a Woman at Finally Found Someone kasama si John Lloyd, ang Just the Three of Us kung saan tampok si na John Lloyd at Jenny Lind, ang mga pelikula ni Chris Aquino gaya ng I Love You Hater kung saan nakasama niya si na Joshua Garcia at Julia Barreto, at ang horror film na Feng Shui, ang Babae sa Septic Tank at ang Cute ng Ina Mo na pinagbidahan ng dalawang kapuso stars na sina Eugene Domingo at Ai de las Alas, ang Fantastica ni Vice Ganda, ang Isa Pa with Feelings ni na Maine Mendoza at Carlo Aquino, ang The Panty Sisters tampok sina Paulo Ballesteros, Martin Del Rosario at Christian Bables, ang James and Pat and Dave na pinagbidahan ni na Ronnie Alonte, Loisa Andalio at Donnie Pangilinan, ang No Other Woman ni na Ann Cortez, Derek Ramsey at Christine Reyes, ang Suddenly It's Magic tampok sina Erich Gonzalez at ang Thai actor na si Mario Maurer, ang The Achy Breaky Hearts na pinagsamahan ni na Ian Veneracion, Jody Santa Maria at ng former kapamilya na si Richard Yap, ang classic film na kay Tagal Kang Hinintay na pinagbidahan ni Judy Ann Santos at Rico Yan, at syempre ang Hello Love Goodbye. Kapamilya, anong masasabi mo sa partnership na ito ng GMA at ABS-CBN? Ito na nga kaya ang simula ng mas marami pang partnership sa pagitan ng dalawang kumpanya? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag mo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. At inaanyayahan ka rin naming mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!